May tanong ko ho sa inyo. Sa kasalanan ho na abortion o sa mortal na kasalanan ng abortion, ilan ho ang namamatay? Sa kasalanan ng abortion, ilan ho yung namamatay? Sino ho kaya nagsasabi sa inyo, ah, Father, isa lang ho yung namamatay, yung anak? Sino ho kaya nagsasabi sa inyo na dalawa? Sino ho kaya nagsasabi sa inyo, tatlo o higit pa? At yung sagot ko naman ho sa katanungan ay dalawa, o at least dalawa. At sino-sino ho yung namamatay tuwing merong abortion? Una, yung ina, at pangalawa, yung anak. Sa kasalanan ho na abortion, unang namamatay ho yung nanay. Dahil kailangan ho munang patayin ng isang babae yung kanyang pagiging nanay bago ho mamamatay yung anak. Masakit ho pakinggan, pero ganun ho yung nangyayari. Dahil likas ho o natura sa isang nanay, sa isang magulang, na mahalin at protektahan ho yung kanyang anak. Likas ho sa magulang na mahalin at protektahan yung kanilang anak. Minsan may isang nanay ho na lumapit sa akin, umiiyak. At sabi ho niya sa akin, Father, sa sobrang galit ko sa anak ko, ay naisumpa ko ho siya. Pero pagkatapos ko yung gawin, Father, ay napag-isipan ko ho na ang sama-sama kong nanay. Dapat, Father, di ko yun ginawa, kahit salbahi man yung anak ko. It is the nature of a mother or a parent to love, care, and protect her or his child. Ganun ho kalapit, ganun ho masabi natin marahil kadikit, ganun ho katibay ang relasyon ng isang magulang sa kanyang anak. At paano naman ho yung anak? Paano naman yung anak? Siguro, dahil binsan, yung mga anak, yung description ko madalas sa anak ay young, dumb, and broke. Dahil yung anak ay young, dumb, and broke, and in pain at times. Minsan, may mga anak na nagwawala at nawawala. At naiintindihan lang ho yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na yung relasyon sa kanilang magulang kapag sila ho ay naging magulang na rin. At ganyan din ho yung ating relasyon sa Diyos. God is our best Father. Yun yung pakikilala ho ng ating Panginoon, ng Diyos sa atin. God is our Father. Abba. Ibig sabihin, God loves us. He cares for us. He protects us. He will never abandon us. He will not deny us. For He cannot deny Himself as Father. At ito ho yung basihan ng ating spirituality. Ito yung basihan ng ating pananampalataya. Una sa lahat, kinikilala ho tayo ng Diyos bilang anak niya. At sana ho, kinikilala din natin ang Diyos na ama ho natin na di tayo pinapabayaan. Ito yung isa sa mga todo ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Do not worry about how or what your defense will be or about what you are to say, for the Holy Spirit will teach you at the moment what you should say. Kahit nga po yung sa responsorial psalm natin, eh maganda rin ho yung binanggit, the Lord remembers His covenant forever. Hindi ho nakakalimot ang Diyos na siya ho ay Diyos natin, na siya ho ay ama ho natin. Kaya lang minsan, tayo ho bilang mga anak niya, ay nagiging young, dumb, and broke din po. Di ho tayo minsan sumusunod sa kagustuhan niya. Mas pinipili ho natin yung kasalanan. O minsan, tayo po ay nagtatampo.
dahil di ho natin nakukuha yung gusto ho natin. But we have to remember, at times, God our Father is giving us not what we want, but He is giving us the best for us. Ito ho yung basihan ng ating buhay. Ito ho yung basihan ng ating pananampalataya. Ito ho yung basihan ng ating spiritualidad. Kaya nga maganda ho yung ibinigay na imahe ng ating Panginoon para sa atin, yung relasyon ho natin sa Diyos, sa Ama, lalong-laho na ho sa kwento niya ng prodigal son. O hindi kayo sinasabi na prodigal father, minsan nagwawala o nawawala yung anak. Pero yung Ama, palaging naghihintay sa pagbabalik ng anak. At di lang ho parang naghihintay siya, nakaupo sa isang lugar at hinihintay na lumapit yung anak. Pero sinasabi sa kwento, malayo pa lang, abot tanaw nung tatay, ipinuntahan yung anak. Perhaps meeting halfway. Pero ganun po yung ating Ama. Ganun ho tayo kamahal. Minsan nabasa ko sa isang post sa internet, medyo magandang pagnilayan ho. Sabi ng post, sometimes, God breaks our spirit to save our soul. He breaks our heart to make us whole. Sometimes, God sends us pain so we could be stronger. God sends us failure so we will become humble. God sends us illness, so we will take care of ourselves. God takes everything away from us, so we can learn the value of everything He gave us. Alalahanin ho natin palagi, God is our loving Father, and He will never abandon us. Bumalik lang ho tayo sa Kanya. Sa tuwing napapansin ho natin na tayo'y nawawala o di kay nagwawala. We all stand.